Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kung inaakala nino man na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang Salita ng Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. "May nakikita ka na bang anuman?" tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. "Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy." Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Noong ako po ay nag-aaral sa elementary, meron isang kwento sa amin kung bakit meron tayong dalawang tenga at isang bibig. Sabi nila, ang punto ng storya ay para tayo ay mas makarinig pa at mabawas-bawasan yung ating pananalita. Kaya binigyan tayo ng dalawang tenga upang mas makatulong tayo makarinig, mas matulungan tayong madinig yung ating kapwa, mas matulungan tayong marinig yung ating kapaligiran, at mabawas-bawasan yung ating pananalita, mabawas-bawasan yung ating pagsasalita. Sa ating unang pagbasa, narinig din natin yung hamon ni Apostol Santiago na doblihin natin yung ating pakikinig at bawas-bawasan natin yung ating pananalita. At kung tayo ay nakikinig, mas dapat pagtuunan natin ng pansin yung ating pagdinig sa salita ng Diyos. At hindi lang ito basta-basta simpleng pakikinig o hindi lang ito simpleng maiiwan sa pakikinig. Bagkus,
dapat itong pakikinig din natin ay ang magtulak sa atin para kumilos, para iabot natin ang ating kamay, para tumulong sa ating kapwa. Kaya nga, hindi rin po nakakapagtaka kung saan nakapwesto yung ating mga tenga. Nandito ang ating mga tenga, nakahilera sa ating mga kamay. Para kung ano ating naririnig, kung naririnig natin ang salita ng Diyos, ito rin ang magtutulak sa ating mga kamay upang iabot natin sa ating mga kapwa. Alalahanin din po sana natin ito. Hindi lang po sana simpleng nakikinig lamang tayo sa salita ng Diyos, hindi lamang sana simpleng pakikinig yung ating ginagawa. Sana nakakatulong din ito sa atin na iabot ang ating mga kamay na tumulong sa ating kapwa na magtulak sa atin para kumilos na gumawa ng kabutihan. Sa ating ebanghelyo naman para sa araw na ito, narinig naman natin yung kakayahan ng isang tao na nawawala kapag nawalan siya ng isang kakayahan, yung kanyang kakayahang makakita. Narinig natin sa ating ebanghelyo na dinadala ng mga tao yung bulag kay Jesus dahil wala siyang kakayahang lumapit, wala siyang kakayahang makakita. Kaya kinakailangan na alalayan siya ng mga tao para malapit kay Jesus, para mailapit siya kay Jesus, para siya'y mahawakan at mapagaling. Ganun naman po yung nangyayari sa atin kapag nawawalan tayo ng kakayahan. Kapag nawala yung kakayahan nating makakita, nawala yung ating kakayahan na makarinig, hindi rin tayo nakakakilos. Sana wag po tayong maiwan o mahulog sa ganung problema o sa ganung eksena na mawalan tayo ng kakayahan. Dahil sa oras na mawalan tayo ng kakayahan, wala mawalan tayo ng kakayahang makakita, mawalan tayo ng kakayahang makarinig, hindi rin tayo makakakilos, hindi rin tayo makakatulong. Ngunit sana hindi lang tayo mahulog sa tukso na mawalan ng pakikinig, mawalan ng paningin, kundi sana ay mas mapalalim pa natin yung pandinig ng ating mga puso, yung paningin ng ating mga puso, upang hindi lamang maiiwan sa paningin ng ating mga mata, hindi lang maiiwan sa pandinig ng ating mga tenga, yung mga nakikita natin at naririnig sa ating lipunan, sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Dahil sa oras na makita rin at marinig ng ating puso, yung mga pangangailangan, yung mga panaghoy, mga iyak ng ating mga kapwa, ng ating mga kapatid na nangangailangan, ito rin ang magtutulak sa atin para iabot ang ating kamay. Ito rin ang magtutulak sa atin para tayo'y kumilos, para tayo'y tumulong, para tayo'y magmahal, para maipakita natin ng buong buo, ng konkreto, yung ating pagmamahal. Ito po sana yung ating pabaon sa araw na ito. Huwag tayong mawalan ng kakayahan na makarinig, huwag tayong mawalan ng kakayahan na makakita. At sa oras na makakarinig tayo, makakakita tayo, nawa ang marinig lamang natin parati, ang makita natin parati, ay ang salita ng Diyos. Para ito ang magiging ating motibasyon, ito ang tutulak sa atin, para iabot ang ating kamay, para ilabas ang ating mga kamay, para tumulong at iabot at mapakita ang ating pagmamahal para sa ating kapwa. Muli po, isang mabiyayang umaga sa inyong lahat. Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Through his loving eyes, would you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? Shit.